ka pa sa loto. Ba't yung ganyan? Kapalit ka na kami ni Noel. Ano? Opo. Eh, napatunayan ko na wala naman pala talaga siyang babae. Sinasabi ko naman sa'yo eh. Hindi niya magagawa yun. Mahal ka niya talaga. Tsaka yun, nahiya nga ako sa kanya kasi hindi ako naniwala agad sa kanya eh. Teka, paano na kayo ngayon? Ano nang plano ninyo? Sabi niya, gagawa daw siya ng paraan para magkasama kami. Mahirap yata yan. Bakit naman niya, ya? Kasi kapag nalaman ng mami mo at ng Tito Ariston mo, sigurado, paghihiwalayin kayo ulit. Basta, ya, hindi. Aalagaan ko na talaga yung relasyon namin at hindi na ako papalit na magkahiwalay ulit kami ng Noel. Ceding. Ma'am, mukhang pagod kayo. Umar. Gusto niyo samahan ko kayo sa ospital? Hindi na Ceding. Makukuha na siguro to sa gamot. Matanong ko lang, kumusta na si Noel? Maayos naman siya ron. Kumusta naman sila ng daddy niya? Ayos na po, Ceding. May nagbago pa ba? Eh, di wala. Ganun pa rin. Di pa rin magkasundo yung dalawa. Eh, sila ni Melanie, kumusta? Ceding, alam ko naman na alam mo ang naging relasyon nila. Pero, mabuti naman at natapos na. Pero ma'am, di ba wala namang masama kung magkatuluyan sila? Total, hindi naman talaga sila magkamag-anak. Ceding, alam kong matagal ka narito kina Ariston. Tinuring ka na nila bilang isang miyembro ng pamilya. Alam ko rin na alaga mo si Noel. Pero sana naman, respetuhin mo ang desisyon naming mga magulang na hindi sila dapat magkaroon ng relasyon. Hindi ako umiiyak. Eh, bakit ba sayang mata mo? Nahikab kasi ako, okay? Ba't namamaga yung ilong mo? Sinisipon ako. Ba't ka nagagalit? Eh, kasi sumusobra na yung pakingailan mo. Tigilan mo na ako! May kinalaman ba yan sa pag-uusap nyo ni Ma'am Agnes? Alam mo, ikaw, OA ka na, ha? Sobra ka na talaga. Tigilan mo na ako. Bakit kasi hindi mo na lang sabihin sa akin yung lihim mo? Anong lihim? Alam ko na kasi ang lahat, eh. Alam ko may anak ka. Alam ko may jowa ka. Alam ko milyon-milyon ang pera mo sa bangko. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit nandito ko pa sa bahay na to. Ganda naman ng mga bulaklak na yan. Oo nga. Ang galing.
Oo naman, no? Ang ganda po. Kay Ronald. Talaga? Patingin nga ng card. Ma, yung bulaklak na lang po. Nakakaya naman kasi. Bakit ba? Meron ka pa pang nililihim sa akin? Ma, private to eh. Ano ka ba? Siya, sige na nga po. Sabihin mo lang kay Ronald, maganda ang taste niya sa bulaklak. Sige po, sasabihin ko sa kanya. Palagyan mo na kagad sa tubig. Opo, ma. Ngayon na. Handa na kitang patawarin. Ha? Alam ko namang hindi mo sinasadya yung ginawa mo eh. Pero, patatawarin na kita. Cynthia, okay na kami ni Melanie. Noel, alam ko namang sinasabi mo lang yan para parusahan ako eh. Okay lang, tatanggapin ko. Cynthia. You don't have to explain, okay? I forgive you. Cynthia. Noel, I love you. I still love you. At kahit na anong mangyari, hinding-hindi kita iiwan. Basta okay na tayo, ha? Huwag na ulit tayo mag-aaway. Sige, alis muna ako. Sa flowers. Nagustuhan mo ba? Sobra! Ang gaganda nga eh. Sobrang thank you talaga. Oo naman. Talaga? Oo, Ronald. Ronald? Si Ronald yan? Opo. Pakausap na. Mamamaya na lang po. Meron lang ang papasabi sa mami niya. Sige na, sandali lang. Hindi, okay. Sandali lang. Mama na. Sandali lang nga eh. Hello? Hello? Ba't wala? Hello? Naputol siguro, ma. Sabi ko sa'yo eh. Yan tuloy, hintayin ko na naman yung tawag niya. Masaya o kasasaya? Dad? Ako sumasaya. Hindi ka masaya sa ginagawa mong yan? Kumakain lang ako naman sa anas eh. Eh, huli kitang nakita ang gumakit yan eh. Andito pa si Melanie eh. Aray ko. Hindi, Dad. Sarap mong apple eh. Ilap ka na naman ano? Kay Cynthia. Sige. Ituloy mo. Suportanta ka. Our babies, Noel Jr. and Cindy. Ayan. We're one big happy family. Mga anak, huwag kayong mag-alala, ha? Hindi ko hahayaang sirain ng kahit na sino ang pamilya natin. Ma'am, matagal na pong ba sa inyo si Ate Ceding? Kinariston? Sa pakakalam ko, binata pa lang siya. Nasa kanila na si Ceding. May asawa po ba si Ate Ceding? Sa pagkakalam ko, wala. Anak po? Wala rin. Ganun po ba? Bakit mo na itanong? Eh, kasi po, ma'am, may teorya po ako tungkol dyan kay Ate Ceding. Ano? Kasi po,
yan pong si Ate Ceding ay... Moody. Ay, nandito na. Nandito na ho siya. Kaya mauna na po ako. Sige ho, mauna na ho ako. Excuse me ho. Meron ho ba tinatanong sa inyo si Moody? Meron sana siyang sasabihin, pero hindi niya naman tinuloy. Ano ba yun? Alam niyo, yung babaeng ho yan, mahilig gumawa ng kwento. Kaya huwag kayo masyadong papaniwala. At mag-iingat rin kayo. Delikado ho yan. Kasi madalas kinakausap niya rin ang sarili niya. Yun lang ho. Nagkabalik ko na kayo ng kuya mo. Ano ba? Noel lang. Ay, may ganun na ngayon? Eh, teka lang, paano naman nangyari yun? Wala. Napatunayan ko na hindi pala niya girlfriend yung babaeng yun. Ay, eh, teka lang, paano na yung pinsan ko? Oh, ano naman, wala na kami, no? Melanie naman, syempre yung maasa naman yung tao, no? Ano magagawa ko? Mahal ko si Noel. Melanie naman, bakit naman kasi hindi mo nalang bigyan ng chance si Ronald? Resi, kung pwede lang turuan ng puso. Ay nako, sinasabi ko na sa'yo ah, ngayon pa lang, nagde-declare ka na ng gera. Kay Ronald? Hindi, sa buong pamilya mo. Ronald! Eh, sabi mo pala sa mami mo ha, magpapaschedule sana ako ng meeting next week. Kailangan ko kasi makita yung kwarto na pinapadesign na sa bahay ninyo eh. Sure, Dita, no problem. Sabihin ka. Ang ganda pala ng mga bulaklak na binigay mo ha. Ano bang bulaklak? Kay Melanie, sabi niya. Pa? Hindi ba ikaw ang nagpadala ng bulaklak? Hindi pa. Galing yung mga bulaklak. Di ba? Eh, hindi na. Kanino ba talaga galing ang mga bulaklak? Kay Ronald po. Alam mo, bibigyan kita ng isang pagkakataon na salbahin ang sarili mo sa pagiging sinungaling. Kanino ba talaga nang galing ang mga bulaklak? Dederecho yung kita ng tanong, Melanie. Nang dahil ba kay Noel magsisinungaling ka sa akin? Ha? Mommy, I'm sorry. Mahal ko talaga si Noel eh. Sinasabi ko na nga ba eh. Nang dahil kay Noel natuto kang magsinungaling sa akin. Bakit ganyan ang mukha mo? Tungkol ba yan sa mga bulaklak na hindi ko pinadala? Galing ko na well yan, no? Sorry, hindi ko alam. Wala ka namang kasalanan eh. Sige. Mukhang mali ang timing ko. Parati naman ako maling timing. Sige. Melanie, huwag ka naman ang salita. Lalo lang ako nasasaktan. Mahal kita, Melanie. Pero alam kong mahal mo si Noel. Pero huwag ka mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Bilang kaibigan, handa akong dumamay para sa'yo. Teka, ano yan? Para
sa'yo yan. Para lagi ako malapit sa puso mo. Teka, eh, ba't mo ko bibigyan nito? Ako yan, Noel. Hindi mo naman kailangan magkabala eh. Alam ko, pero gusto ko. Cynthia. Wala namang masama, di ba? Pati ba naman yun, Noel, ipagkakait mo sa akin? Isusuotin mo lang naman yan eh. Pati ba naman yun, mamasamain mo pa? Oo na. Sorry na. Susuotin ko na. Oh, talaga? Sumbong na talaga ito sa mga babies natin eh. Matatagal lang kita ng ticket. Pumunta ka dito sa Australia.